Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo ngayong umaga? I hope ngayong umaga, excited tayong lahat na mag-worship sa ating Diyos. Patapos na yung summer, pero ramdam natin yung init, no? Medyo nag-uulan lately, pero mainit pa din. Pero gusto kayo welcome sa scripture na favorite ko din. Sa Awit 63, verse 1 to 5. Or Psalm 63 in verse 1 to 5. This is one of my favorite scriptures. Sabi dito, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands. My soul will be satisfied. My mouth will praise you. Sa Tagalog, maganda sa Tagalog to eh. And I really appreciate the Tagalog version. Sabi, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad. Para akong toyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mo sa santuaryo ikay aking pagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin sa kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit, na papusa ng paboring iaalay. I think, ito scripture na to is very, two words lang na lalagi ko naalala. Yung longing na to be with God. And yung thirst. Sabi sa scripture, yung longing, para lang itong ano, long kasi meron kayong relationship. Pag ikaw meron ka relasyon na malayo sa malayong lugar, or di mo nakita ng matagal, ano yung pakiramdam pag nakita kayo? Limbawa, asawa mo, nadalisin na matagal, na like abroad, bumalik, anong pakiramdam nun? Or mahal mo sa buhay na ganun? At sinabi rin ni David, pangalawa, para siyang tubig. Pag nauuhaw, I don't know about you, pero sa init ngayon talaga nakakauhaw. Pero higit pa doon, para siyang desierto na nakailangan ng tubig. Ito scripture na to, it talks about longing kay God. And ang katawan natin bilang tao, 60% to tubig. So pag wala tayong tubig, malamang in 3 days, magkasakit na tayo. And I think, ngayong umaga, gusto kong welcome ang mga tao, o mga kapatid ko, online man o face to face, yung mga naglolong at mga nauuhaw para makita at i-worship si God. Manalangin tayo. Father God in heaven, magandang umaga po. Tunay po, Father, that kulang po ang buhay namin para papurihan po kayo. Pagmamahal niyo po sa amin, sa kabila po ng mga pagkukulang namin, ay tunay po na hindi namin kayang arukin. Father, salamat lang po for this morning that we could worship you as a family. Dalayan ko lang po that you prepare our hearts, our mind, our soul, God, as we thirst for you, as we long for you to be filled, to fill our life by your spirit and your love. Salamat lang po sa opportunity nito to worship you and love you this morning. We love you, God. In Jesus' name I pray. Good morning. Amen. Para po sa ating communion message, buksan po natin ang ating Bible sa Romans chapter 8, verses 1 to 3. Atin pong basahin. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh,
God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so He condemned sin in the flesh. Alam niyo, when I was still a young Christian, okay, nung ako ay a young Christian 30 years ago, I have this fearful mindset of 1 Corinthians 11:28. You can look up in the Bible, but 1 Corinthians 11:28, sinasabi dyan that whoever eats the bread and drinks the cup in an unworthy manner will be guilty of sinning against the Lord. So nung nababasa ko yung scripture na yan, nagkaroon ako ng takot na kailangan ko palang maging malinis before I take communion. So naging pagka bago dumating yung Sunday, na talagang, it helped me in a way kasi it made me aware of the guilt na nagagawa ko within the week. Pero I do fasting, talagang gusto kong kasing maramdaman that yung remorse, yung guilt feelings because I've sinned. And gusto kong in myself, I wanted to be quote-unquote pure, clean, and holy before I accept the communion. So nang dahil doon, nagkaroon ako ng inangap ng fear on 1 Corinthians 11. But do you also feel like that sometimes? Do you also feel that feeling na unworthy ka nga ba to accept the communion, which is also known as the Lord's Supper or also known as the Eucharist? But recently I did a study about the Lord's Supper, and I found that communion or the Lord's Supper is a time of celebration. It is a time of rejoicing because I am eating together with Christ. You can cross-reference in Luke 24, verse 14 to 20, kung saan Jesus Christ first initiated the breaking of the bread and the sharing of wine. Also in Luke 24. Dito sa scriptures na to, you can see that Jesus Christ, along with His disciples and a lot of other people, they are sharing meal together before they break bread and share the wine. So they are rejoicing as they do or as they take communion or as they take the Lord's Supper. So it's a time of rejoicing pala. In Romans 8, verse 1 to 3, the scripture that we just read, justify this claim. Because sabi nga ni Paul says that there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And tayo yon, Christians, we are in Christ Jesus. Before, we are slaves to the law of sin and death. Diba? But God set us free to this law, to the law of sin and death. He set us free by sending His Son in the likeness of a man and to be a sin offering. And so Christ condemned sin in His body by dying on the cross. And if I were in Christ, and lahat naman tayo, we are all in Christ, di ba? We do not need, then I do not need to fear. I no longer need to fear. I no longer needed to feel the guilt feelings of my sin before I accept the communion. Why? Because Christ has already condemned my sin. Christ has already condemned the sin. Di ba? And during the Lord's Supper, because Christ is the host, He only wants to celebrate this meal, the sharing of the bread and the sharing of the wine with Him together. Yun ang gusto niya. Because whenever we receive the bread and the wine, as Jesus says in Luke 22, "This is my body, do this in remembrance of me." Therefore, it is a time of celebration and not to feel guilty over sins. Therefore, let us be grateful. This should be our response. Let us be grateful for what Christ has done for us on the cross. And let us be joyful as we share this meal with Christ because He had freed us from our sin
and death. Let us pray for the bread and the wine. Our God and Heavenly Father, salamat for sharing this meal to us, for sharing this bread and the wine for us. Truly, we are sinners, yet Jesus Christ had already condemned this sin. You had freed us from the sin, Father, and because of that, we are grateful. So thankful for the relationship that we have with you. So thankful to Jesus for dying on the cross, offering his life, his body, to be a sin offering. For this, we are gratefully thankful to you forever. Salamat, Ama, sa oras ito. Ito ang aking samot dalangin sa iyo sa ngalan ni Yeso Kristo, aming Panginoon. Amen. Salamat, Nat, sa mensahe na ibinigay mo sa communion. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa mensahe ng pagbibigay. Basahin po natin ang Marcos 12:41 hanggang 44. Sinasabi po dito, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang duka at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y duka, ay ang buo niyang ikabubuhay. Ginugol ni Jesus ang kanyang huling linggo di sa lupa, sa likod at anino ng cross. Talagang napakaraming dapat matutunan ang mga disipulo mula kay Jesus. Habang siya ay nakaupo kasama niya sila sa may templo, tiningnan niya ang mga tao habang naglalagay ng kanilang salapi sa hulugan ng mga kaloob sa templo. Pinagmasdan niya ang mga niya ang pagbibigay at nakita niya ang puso ng mayaman at mahirap. Ang babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing na katumbas na ng kanyang ikabubuhay ang pinuri at ginawang halimbawa ni Jesus para sa mga disipulo. Kung paanong pinagmasdan ni Jesus ang mga hodyo sa kanilang pagbibigay 2,000 years ago, sa ganitong paraan din niya tayo pinagmamasdan sa ating pagbibigay. At nakikita niya ang ating puso. Tayo ba ay nagbibigay lang o nagsasakripisyo? Ang siyang nagbigay ng lahat ng nasa kanya ay nais tayong turuan magbigay sa paraang ginawa ng babaeng balo. Ang pag-aalay ng balo ay nagpakita sa atin na makikita ni Jesus ang ating puso at sakripisyo. Na hindi man lang kinausap ni Jesus ang babae, ginawa niyang itong biblical standard ng financial sacrifice. Ibinigay ng balong ito na dukhang duka ang buo niyang ikabubuhay. Sa pagiging mahirap na byuda, malamang wala siyang sariling sahod. Marahil gutom siya at walang pag-asa na magkapera. Subalit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay kitang-kita sa kanyang kilos. Manalangin po tayo para sa pagbibigay. Panginoong Diyos na nasa langit, magandang umaga, Ama. Tunay nga po, God, na nagpapasalamat kami sa pagkakataon na lagi niyong ibinibigay sa amin upang makapagbigay sa inyo. Salamat sa puso, God, ng babaeng balo para gawin naming halimbawa at para tularan ito. Ama, basbasan niyo po ang oras na to, ang aming pagbibigay, na maging isang pleasing aroma para sa inyo.
nang sa gayon, maipakita namin ang inyong pagmamahal, ang aming pagmamahal sa inyo. Salamat ng marami at ito po ang dalangin ko sa pangalan anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, cashless po ang ating pagbibigay at kung nais na magbigay ngayon, pwede po nating i-approach yung usher. So, yun, salamat. Good morning, mga kapatid. Magandang umaga po. Ako nga pala po si Eric Manalo ng General Trias Zone. Amen. So muli, magandang umaga po. At ako nga po ang na-assign na mag-preach, mag-share ng message ngayong umaga sa series po natin sa Book of James. And ako po ay nagagalak na nabigyan ng pribilehiyo na magbahagi ng mensahe. Ang grupo ko po ay sa General Trias. Ayan, may mga magaganda rin po nangyayari sa General Trias. Mga mighty men of gentry. Nandyan. Recently, blessed kami ni God ng dalawang soul na nabaptize. And may mga nag-study pa rin po ng Bible. Family members, nag-attend ng church, nag-worship na kasama natin. Even yung mother ko, andito ngayon. Ayan. Sa ating pong pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Father God in heaven, magandang umaga. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin. Na kami po ay merong pagkakataon upang magbago, makita namin ang aming sarili sa inyong harapan. Makita namin ay, Father God, ang pangailangan namin sa inyo. We are thankful and grateful, God. Sa kabila nga po ng mga kahinaan, pagkakamalit, kasalanan ng nagawa namin, minahal mo kami, Father. Dalayan ko po, Panginoon, na sa umagang ito, basbasan po at puspusin mo ng banal na Espiritu ang bawat isa sa amin. Na kami po ay matuto sa inyong salita at magbago ang aming pananaw, ang aming buhay at magkaroon kami ng mas malalim na pananampalataya at relasyon sa inyo. Be with us, my Father God. Gamitin niyo po ako sa inyong paraan. We love you, God. In Jesus we pray. Amen. Amen. Ayan, sa kabila nga po ng maraming mga blessings ni God, grace ni God sa atin, I know, sabi nga sa kanta kanina, every day we face trials. Ayan, kaya nga po, joy in facing trials, ang mensahe natin ngayong umaga. Ang Bible po, ang book sa Bible na babasahin po natin ay James. James, ito po ay isang... Siya po ay isang apostol, kapatid po siya ng ating Panginoong Hesukristo. Even though kapatid siya ni Jesus Christ, very humble po siya. Hindi niya tinawag kanyang sarili na the Lord's brother, kundi the Lord's servant. At hindi lang po siya, kumbaga, ordinaryong servant, is also a prominent leader sa church sa Jerusalem na isa po sa mga kapartner nila Peter and pwede rin maging successor ni Peter sa leadership sa church. James was probably written in the 40s AD, maybe around 46 to 49 AD. Ayan. And probably the oldest New Testament document. Para po mas ma-appreciate natin ang sulat ni James, we should know the political background of Palestine in the New Testament period. Ito po ay medyo magulo. As in troubled times talaga. There was oppression under the Romans. Those who are richer Jews, mataas din silang maningil ng mga buwis. May mga shortage ng pagkain at that time. May mga kaguluhan, rioting. May mga nag-aaklas sa gobyerno. At yun nga in short, most of the rich oppressed the poor. And mga Kristiyano po ay ganyan ang kinakaharap even sa time natin.
The book of James were written to the Christians, Christians familiar with the Jewish law, which is the Old Testament, and following it to some extent, and proud of their religious roots. Even though disciple na sila, Christian na sila, some of them ay bumabalik sa kanilang religion. They are scattered among the heathen. Yung mga hindi naniniwala, yung mga hindi na sumusunod sa Diyos. They're always under pressure. The question is to succumb and compromise or stay strong and remain faithful. Na-experiencein ba natin to? This is the question confronting every Christians everywhere and every day. Even sa panahon natin. The goal is to remain in the world without becoming of the world. Ito pong lesson na to, Joy in Facing Trials, ihango sa libro ni Job Dacobi. At pag-aralan na po natin ngayon. Buksan po natin yung mga Bible natin sa James chapter 1. James chapter 1, starting verse 2. In verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is a double-minded and unstable in all they do. Sinasabi po sa scripture, so verse 2 pa lang, consider it pure joy. Yan. Consider it pure joy when you face trials. Notice that James assumed that we will experience trials. I believe na lahat tayo bilang mga Kristiyano, sa pag-aral natin ng Bible, sa pagbasa natin ng Bible, nakita natin na example ni Jesus Christ. Nasabi niya, buti pa yung asong gubat, no, may lungga. Pero siya, wala siyang place para magpahinga. Notice that we are disciples. Sabi niya, hindi niya sinabi dito na if you face trials. Kundi sinabi niya, when. No? When you face trials. This is because Christians must expect trials. At itong mga pagsubok na to, itong mga testing na to, ay mababahagi, may mahati natin sa dalawang klase. Some trials come because we are human. Tao tayo, di ba? At hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Andyan yung sickness, karamdaman, accident, disappointments, and sometimes death. Marami sa atin ang nakaranas ng karamdaman itong mga nakaraang taon or even this year. Even kami na Omicron din. Hindi kami nakalagpas doon. No? Pero it's normal because we are human. Dumarating talaga ang mga trials sa buhay natin. But other trials comes because we are Christians. Sometimes andyan yung hardship dahil gusto mong maging matuwid. Gusto mong sumunod sa government, no? Sa itinatakda ng batas. Kung ikaw ay may negosyo, alam mo kung ano ang
ang hinihingi, no? Yung tax. At ginagawa natin to. But sometimes, gumagawa tayo ng mabuti na hindi natutuwa ang iba. And because of that, persecution comes. No? Because we do what is right. Kung ano yung gusto ni God. So 1 Peter 4, verse 12, dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Huwag daw tayong ma-surprise, kasi nga, we are Christians. We are following the example of Jesus. In 2 Timothy 3, verse 12, sabi niya, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ito si Paul na nagsasabi na bawat isa daw na gustong mamuhay ng maka-Diyos ay inuusig. Siya ay nagsasalita mula sa kanyang sariling halimbawa or sariling experience na maraming persecution. Andiyan na yung pinagbabato siya, andiyan na yung hinagupit siya, andiyan na yung binugbog siya, na shipwreck siya and everything para lang ma-preach niya yung salita ni God. He was persecuted. Pero ano ba dapat ang response? What is to be the Christian's response? Sabi doon sa scripture, consider it pure joy. Di ba mahirap? Sabi ko nga doon sa asawa ko, Han, paano ka ba mag-response na talagang enjoy mo lang yung suffering, yung trials? Hindi madali. No? This is hardly our nature or our natural reaction kapag umaharap tayo sa maraming pagsubok. Hindi yan normal. But we have God. Sa Philip's Bible, sabi niya, consider it pure joy, don't resent and welcome them as friends, yung trials. Sa Message Bible, consider it a sheer gift. No? Isang regalo yan para sa atin bilang Kristiyano. Huwag nating iwasan yung mga trials. Ano ang attitude ng mga apostles? In Acts 5 verse 41, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering for the name. Ito yung after na latiguhin sila dahil nagpipreach sila about Jesus Christ, na si Jesus Christ ang Panginoon. Attitude ni Paul, sa Romans 5 verse 3, sabi niya, the insult of those who insulted you have fallen on me. In Philippians 2 verse 17 to 18, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you so that you should be glad and rejoice with me. Tanggap ni Paul lahat ng suffering dahil sa pagiging Kristiyano. At siya ay natutuwa na ang mga disipulo, ang mga Kristiyano, ay ganun din ang puso. The Christians, sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 8, tsaka chapter 4 verse 12 to 14, ito, sinummarize mo na, in all this, you greatly rejoice. Though now for a little while you may have had to suffer grief of all kinds of trials. Now kahit may trials, kahit may suffering, sabi niya, nagre-rejoice pa rin sila. Greatly rejoice. Rejoice in as much as you participate in the suffering of Christ. But we may ask how? No? How is it possible? Paano ba ito naging posible na maging masaya, na maging kaakit-akit para sa atin yung trials and sufferings? I believe by knowing that the testing of your faith produces perseverance. Sabi sa James chapter 1 verse 3,
The testing of your faith produces perseverance. The right knowledge concerning the value of trials make it possible to have a joyful attitude. Kung alam mo ang magiging result, ang outcome ng pagtiyaga, ng pagpipersevere, matutuwa ka, magre-rejoice ka because it will benefit you. Trials test our faith. Kung wala yung trials, hindi masusubok ang ating pananampalataya. Hindi natin masasabi na strong yung faith natin kung hindi naman to nasusubok, di ba? Faith tested can bring out the best in us. Kagaya nga po ng gold na sinasabi sa 1 Peter 1:7, ito po ay dumaraan sa apoy para matanggal lahat ng impurities, para maging pure, no? And even yung mga athlete, hindi naman po yung mga yan talaga sobrang lalakas ng katawan. They need training. Kailangan nila i-test yung sarili nila, no? Para madagdagan yung kanilang endurance. You cannot reach your full potentials if you don't train bilang mga athletes. Trials, rightly used, help us to mature. Sinasabi po na kung tama ang ating pagsunod, kung tama ang ating pagtingin sa mga pagsubok, ito po ay makakatulong para mag-mature tayo. With this understanding, we can have joy in trials because we know that the testing works for us, not against us. Okay. Hindi po against sa atin yung trials. Hindi po against sa hindi natin kalaban. Ito mismo yung tumutulong sa atin para ma-reach natin yung ating full potential. Para ma-reach natin yung maturity. Para mag-grow tayo sa ating pagiging Kristiyano, sa buhay ng isang Kristiyano. Especially faith tested produces perseverance. Sa NASB, yung pong perseverance is endurance. And sa King James naman po, it is patience. In the Bible, patience is not a passive acceptance of circumstances. Hindi lang to basta pagtanggap. No? The Greek word of patience is hypomone. This is a quality of endurance under trials. Yung pagiging matatag. It denotes the ability to exhibit steadfastness and constancy in the face of the most formidable difficulty. That is patience, and that is perseverance. Those possessing these qualities are free from cowardice, di tayo matatakot, or disagreement. I'm sorry, discouragement, no? Hindi siya matatakot at hindi siya madi-discourage. It is an attitude of heart with respect to things. Also, mapapansin natin, it is also a fruit of the Holy Spirit. Ito'y gift ni God, yung pagkakaroon ng patience. It is a gift of God. It is courageous perseverance in the face of suffering. Hindi po normal, di ba sabi mo kanina, na pagharap mo sa trials or suffering, ay nagre-rejoice ka. But if you know kung anong magiging outcome nito, kung ano ang mababago sa'yo, you will accept it. You will welcome it as a friend. It is the continuing on, even when it is rough, despite the circumstances. Patuloy ka lang na mananampalataya, patuloy ka lang kumakapit sa Panginoon kahit pa mahirap ang sitwasyon. Such quality of steadfastness can come only through experienced trials. So mapapansin natin dito na kung hindi natin na-experience yung trials, mabagal ang ating pag-grow or possible, hindi tayo mag-grow. Hindi natin nakikita
kung pagdating nung pagkakataon na yon, tayo ba ay mananatili sa side ni God o babaligtad tayo? No? Lilipat tayo kung saan yung mas madali, kung saan yung walang suffering, kung saan yung walang trials. No, kung ganun ang mangyari, hindi tayo mag-grow at hindi natin ma-appreciate ang trials. So, let perseverance finish its work. We must persevere. Too often we want to get our trials or difficulties quickly. Ayaw natin magtagal doon. Ayaw natin nang nahihirapan habang panahon. No? But there are times when the best course is to bear up under the trial patiently. May mga panahon na ito po ang mas makakabuti. May mga panahon na ito po ang tumutulong sa atin para mas maging matatag tayo. Instead of grumbling and complaining, naunawaan natin na ito ay kasama sa pagiging Kristiyano. Patiently endure the trials, na kahit nandun ka sa pagsubok, masaya ka lang na gumagawa ng tama at ng kabutihan sa kabila po ng trials. For when we persevere, it produces maturity. Diyan po tayo nagiging mature. Maturity or completeness, wholeness, sinasabi rin po sa Ephesians 4 verse 13, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Yung bang marating mo na maging kawangis ka ni Jesus Christ? Na kung paano niya tinatanggap ang mga sitwasyon, kung paano siya nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. In the New Testament, it is used to those who have attained to spiritual manhood. Spiritual manhood in Christ. Have reached full maturity and understanding in spiritual matters. Yung talagang naunawaan na lahat ng mga spiritual matters. At alam ko na ako ay hindi pa umaabot doon. Hindi ko pa totally naunawaan everything. No? Pero ito yung goal natin for Christians to mature. Ang goal natin ay maging mature. Maging kawangis ni Jesucristo sa lahat ng area ng ating buhay. Sa ating pag-uugali, sa ating pagtingin sa mga bagay-bagay, sa ating pananalita, sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, in everything. If we don't mature, we won't be able to finish the race. Ang goal natin is to finish the race, na makarating tayo kay God sa heaven. Lahat tayo ay dumaranas sa mga trials. Meron ba dito na hindi pa na-test ang faith? Hindi nakaranas ng trials? Wala, no? Kasi if you don't, maybe you're not really following God. Majority of us sa gentry zone, nagkaroon itong sakit. Sabi ko nga, January to February, almost all of us naapektuhan talaga ng Omicron variant. Pero despite of that, talaga na-appreciate ko lang na joyful pa rin sila. No? Mga naka-online, sa devotional, sa worship. And majority sa atin ay ganun din. Hindi naman po talaga madali ang magkasakit. Yun nga lang kahit, actually ako, nilagnat, yung misis ko, wala naman siyang lagnat. May konting ubo lang. No? Pero ang mas mahirap doon, yung naka-isolate ka sa kwarto. No, doon ka lang. At wala kang ibang magawa. No? Pero opportunity rin to para mas magbasa ng Bible. Opportunity rin to para mag-pray. No? Si James, yung panahon nila, sabi nga natin, di ba, magulo. Maraming persecution.
Pero hinarap niya to through prayers. At araw-araw nagpipray siya, constantly. Talagang pinagpipray niya kay God, yung kanilang situation, yung mga disciple, yung bawat isa. Faithfully. Sabi kasi doon sa scripture kanina, you know, if you lack wisdom, you should ask God. But when we ask, dapat daw ano? Magda-doubt ba tayo o hindi? No. Dapat walang doubt. And sometimes sa prayer natin, nandun yung doubt. Parang God, parang posible kaya. No? Ako, inaamin ko, hindi lahat ng prayer ko, 100% faithful ako sa prayer ko. And I know kailangan kong mag-grow doon. Sabi kasi dito, kapag nag-doubt ka, don't expect to receive anything from God. So si James, hinarap niya itong mga pagsubok with faithful prayer. Kaya niya nasabi na consider it pure joy dahil nag-grow siya sa relationship niya kay God. Nag-grow siya sa pagharap sa mga trials and sufferings. Diba? It is challenging for all of us. Pero si God ang patuloy nagagabay at mag-strengthen sa atin kung titingnan natin ang sitwasyon sa mata ng Diyos. Kung titingin tayo sa sitwasyon na hindi ito kalaban, kundi ito'y kakampi ko para mag-grow ako kay God. We can find joy in trials when we anchor our hopes in God. Maraming example po sa Bible ng mga tao na nag-persevere. Marami pong mga kagaya nga po ni Job, no? Sa sobrang trials ang dinanas niya. Nawala lahat ng kanyang ari-arian, lahat, even mga anak niya, buong pamilya niya, but he remained faithful, no? At patuloy siya nag-worship kay God. Si Daniel, si Paul, mga apostles, sabi ko nga si James, ganun din. They met trials with pure joy, praising God. Nakaka-encourage yung mga disciples na sa kabila ng persecution, nagre-rejoice sila. Hindi dahil sa hindi sila pinatay, kundi dahil sa alam nila na naging karapat-dapat sila na i-persecute dahil sa pagiging alagad nila ni Jesus. Ganon din dapat ang gawin natin. We should face trials with faithful prayer. With pure joy sa heart natin. Alam naman natin na si God, sabi nga, di ba, hindi naman niya tayo bibigyan ng trials or temptations na hindi natin kayang lagpasan. And kung sakali man daw na mahirapan tayo, nandyan lang siya. Tawagin lang natin siya, tutulungan niya tayo. So, the question is, how do you respond to trials today? Paano mo inaharap ang trials mo ngayon? Ang pagsubok sa iyong buhay. Mapatrabaho man yan, no? Kalusugan, o struggle sa ating pagiging Kristiyano sa pananatiling righteous. Mahirap harapin ang pagsubok kung kulang tayo sa pananampalataya. Mahirap harapin kung kulang tayo sa ating prayer, which is the most important thing. Isang very important ingredient para may strengthen tayo. Ipagkatiwala kay God ang ating mga sitwasyon. If you know that the testing of your faith produces perseverance and maturity, you will welcome it as a sure gift, as an important ingredient in our Christian life. Conclusion, so is the key in facing trials in life. When it is done, even trials can be a source of joy to all of us. Diba? Ito yung key. Consider it pure joy when you face trials. Know that the testing of your faith produces perseverance. Dapat alam natin. Kasi kung hindi natin to alam, hindi natin to, hindi tayo matutuwa na may trials sa buhay natin. And let perseverance finish its work. And when it is done, kahit lahat ng pagsubok, kahit mahirap yan, we will find it to be a source of joy to all of us. Amen mga kapatid, yun po ang ating mensahe.
And to God be all the glory. Amen. Magandang umaga po. ako po si Jerly. Kasama din po ni Eric sa General Tria Zone. And bakit hindi po natin ulit palakpakan si God by using Eric powerfully. Okay. Sa pamagat pa lang po ng lesson ni Eric today. Joy in facing trials. And to his first point, diba? Consider it pure joy when you face trials. Parang mahirap lang ma-imagine, no? Could you really use in one sentence yung dalawang phrases na to, yung pure joy tsaka facing trials. When we say pure joy, may kasiyahan doon. Masaya tayo, komportable tayo. On the other hand, facing trials, when we say trials, anong ibig sabihin noon? Uncertainties, sufferings, difficulties, di ba? But would you really consider it pure joy when you face trials? Kagaya ng lahat, kagaya ng karamihan, during pandemic, me and my family also suffered a lot. Prior to pandemic, actually, I've been connected with two multinational companies. Sunod-sunod yon. And those two multinational companies are considered leaders in their industries. And then one of my bosses before offered me a job sa isang local company. Malaking company naman siya. It was actually a job na gustong-gusto ko talaga. So I accepted it. But then again, September, nawala yung job na yon. And sabi ko naman sa asawa ko kay Tina, Mama, okay lang yan. Kasi I know na in a matter of a month or two, kayang-kaya ko makakuha ng job ulit. Pero yung month or two na yon, more than 100 rejections, applications, naging 7 months. And during that 7 months, ando na yung uncertainties. Of course, depleted na rin naman kasi yung finances namin during that time. So could you just imagine? I know you makarelate dito yung mga ama, being the provider. Could you imagine, di ba? Araw-araw magigising ka, and then magtatanong ka na lang, saan naman ako kukuha ng pagkain para sa mga anak ko? Araw-araw yon, first 2 months, medyo okay pa. Medyo may savings pa kami, may pera pa kami. But on that third month, December, especially December, and then January, February, doon na. But again, thinking of that experience right now, tama to yung sinabi ni Eric. There is pure joy in facing trials. Dahil yung bottom line doon? Kasi, di ba, in facing trials, anong sinabi dito? In facing trials, you know that the testing of your faith produces perseverance, and perseverance, with perseverance, there is maturity, and then completeness, and then you will lack nothing. With the 7 months na wala akong trabaho, walang araw na nagutom kami. Because God, time and again, has manifested His love. God uses a lot of people to show to us na hindi niya kami papababayaan. Despite of the uncertainties, despite sa takot para sa mga anak namin, despite sa iyak ng asawa ko, hindi kami nagutom. And with that, doon ko na pagtanto. There is a reason for this one. There is a reason for this. And totoo po yun. Ang dami kong takeaways during that time. Isa sa pinaka-kinatatakutan ko, ever since, is yung magka-reunion kami ng mga kabatch ko, especially ng mga kagrupo ko during college. Kasi nakikita ko sa mga posting nila, financially, they're all Hello? Nakikita ko.
nakikita ko ano, they are all successful. But then again, after facing the trials, we had a reunion. And doon ko na pagsabi, bottom line, I know what God has, ano yung plano ni God for us. So yun, mga kapatid, I just want to ano to share this scripture to you. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun pong pinanghahawakan ko. Yun pong pinanghahawakan ng pamilya ko during our trials. So yun, again, maraming salamat, Eric. That is my decision. Yan po ang natutunan ko at nagagawin ko at I am praying na panghahawakan ko sa araw-araw. Amen. And before closing, we have this announcement. Okay, sectoral and zone virtual devotional natin. Fridays, May 20 and 27, 7:30 p.m. So virtual pa rin po tayo. And yes, Sunday worship service po natin. This May 22, 8:30, dito pa rin po tayo sa Del Pilar.